Altira. What is up, mga idol? Welcome back to my channel, Charles Motor Vlog. Pasensya na kayo, mga idol, no? Karon pa ko naka-vlog o balik. Marag almost 1 month naman siguro. Wala ka ba? Na wala ko i-upload-upload kay na-busy ko sa akong trabaho. Okay kayo! Ay. Munang wala ko naka-upload-upload, mga idol, kay bisihan ako, mga idol, eh, sa opisina. By the way, mga idol, no, gahapon na ako'y giyanto mga customer kay overdue na ang iyahang account. Okay, banking more. So ako siyang gipangata na, mga idol, no, anong na-overdue ang iyahang account. Dire sa mo, ah, niana siya, mga idol, na medyo nagipit daw siya sa iyahang budget. And then, hongi pangutana, mga idol, since nakakolateral ni ang iyahang loan sa mo, ah. So hongi pangutana, asa ang iyahang collateral na unit. So dito may gamay nagka-problema, mga idol. Before ako isulti ang problema, mga idol, intro sa ta, mga idol, para legit. Let's go! So mo ito, mga idol, no, dito may nagka-problema kay ang iyahang collateral na unit, mga idol, iyahang gibaligya. Putang ina. Okay kayo. So yan, gibaligya ang iyahang collateral unit, mga idol, no. So ako na shock. Anong ibang gibaligya nga nakaloan mo na sa amo? Ay. So ako siyang gipangutana ang anong iyahang gibaligya ang iyahang collateral unit nga na pa man siya ay obligasyon sa amo, ah. So ano siya, mga idol, nga nagipit and iyara dong bayaran ang among utang, mga idol. Unya taas na kayo overdue. So muna need na namo i-confiscate ang iyahang collateral. So amo siyang gikuyogan, mga idol, sa nagpalit sa iyahang unit. And pag-abot namo sa balay siya nagpalit sa iyahang unit, mga idol, na shock siya. Kay wala siya kapalong na prenda ang iyahang motor sa amo ang kampanya, mga idol. So muna nagagubot kay need man namo i-pull out ang collateral unit, mga idol, kay wala kita ang among kasabutan, mga idol, before siya ni receive sa cheque na i-confiscate na mo ang collateral unit. Napatungaw ni siya, eh. So mo to, dito sila naglalis, mga idol. Kami ikaw rami nagbuhat sa among trabaho. So among gi pull out jud ang collateral unit. So for today's vlog day, mga idol, no, naalang ko tips and advice kung mapalit mo og second hand nga motor. Nana ko'y gibuhat nga video ng mga idol kung unsay advantage o disadvantage sa kanang second hand nga motor. So sa karang video, mga idol, matagal lang mo tamo og tips, mga idol, no, since na ako sa financial institution and ang amo ang services, mga idol, is kana magpaloan me with collateral.
So, mo to nga senaryo nga idol, ang iyang collateral nga unit, iyang girpinda sa amua, and then iyang gibaligya. So, ang looy mga idol, ang nagpalit. Kadaga na dyan ko naka-encounter ani mga idol nga senaryo ha, nga niloon, and then gikolateral ang motor, and then gibaligya og lain. So, muna, dagan nga yung mga cases ana mga idol din sa amua ang company. So tips lang na ako mga idol no, kung mupalit mang gani mo og second hand na motor, dapat i-check yun na ninyo ang mga documents like ORCR, kung updated ba ang iyahang registro, para aware mo mga idol kung unsay inyohang buhaton kung desidido yun mo mupalit sa unit no. Kaya usually mga idol, dagan mo kung wala kahibaw ani mga idol kung mapalit sila og second hand na kaila ra or amigo. So dili sila mo tanaw sa mga documents mga idol, basta naay photocopy sa ORCR, daog na palit ana. So kana wala sila kahibaw mga idol kung naprinda ba or nakaloan ba ng motura. Dili ta magtan-aw sa documents kung dagan dag kwarta. Okay kayo. Kay dili ta magmain. Kay kana lagi dagan dag kwarta unya, barato ang pagka-offer nila. So kita sometimes ato ang decision making kung dagan dag kwarta. Lahos-lahos ra ba, no? So muna tips lang na ko ninyo mga idol, i-check yun na mga idol ang mga documents. Kung mupalit mo og second hand, dapat original na ORCR ang inyuhang kuhaon, dili lang kay photocopy. Kay dagan jud kayo nga cases sa amo ang opisina na niloan, and then gikolatera nila ang motor. Niya ang owner, syempre di ba yan na maupuhaon ang motor dayon mga idol, kay wala pa man overdue or first pamanihang loan. So di na na magka-problema mga idol kung ihang ibaligya ang ihang collateral or motor. So sayang kayo na ulahin na ninyong mahibawaan ba na ang ihang motor nga napalit is naka-loan sa Osaka Financial Institution. So muna, tips lang ako mga idol, aside sa kanang mga iyahang sa iyahang physical appearance sa motor, nindot ba inana. So aside ana mga idol, i-double check sana ninyo ang mga documents mga idol. Kaya lisod kayo mga idol, pareho sa senaryo gahapon. Muunang dugay ko na ka-vlog, and ako sang gitigong yun ang ako ang mga ideas para katago ninyo og awareness kung mupalit mo og second hand nga motor. Ayaw pagpakapante mga idol nga inyo haran ng amigo or kailaran ninyo or pariente, nana. Ayaw yun kay di na biyan ang mabalik ang kwarta mga idol, kay dali ra kayo nang mahawan mga idol or mawa. So muna, i-check properly ang mga documents. Siyempre, automatic na mga idol ang makina, ang condition sa motor. But ang most na importante mga idol ang documents. O dagan ang alibay mga idol kung magbaligya na sila ang motor. Ang OR, kung pangayon ni mga RCR, wala pa kuno, kaya pagihatag sa dealer, nana. But kung nahumana na mga idol, sure ko na na original nga RCR. Dili kay daggan ba kayo na sila alibali para mahalin lang ang unit, para makakwarta lang sila, not knowing nga naka-loan or nana sa Osaka Financial Institution. So dapat musukit-sukit yun mo. Kaya di biya na gamay nga amount like 100, 500 dili.
thousands na mga idol. So sayang kung napalit mo niya sabit di ay ang motor. So anyway, wala mo din ako, wala mo din ako gloves di ay. Anyway, mora na ang ako ang vlog for today mga idol. It's a short vlog. Ako lang gisulti ang ako ang na-encounter yesterday sa among opisina. So sayang po ba sa mga motorista or sa mga buyer or sa mga napalit o motor nga naka-loan di ay kay photocopy ra ang naa nila. Although sa checkpoint pwede ra photocopy, not necessarily nga original nga RCR dili. So pwede ra siya photocopy, but kung mapalit mo mga idol dapat original gyud ang inyong kaon nga RCR. So ay nasulti na gyud ako tanan ang ako ang gibati gihapon mga idol. Ang giingnan nga dapat mag-vlog ko ani para ma-aware ang uban sa kanang mananaw. Although nagbisaya ra ko, ayop nakasabot mo mga idol sa ko ang content for today. So diri na lang ako tapuson mga idol, no. Salamat, and sinsya kayo mga idol nga panagsara ko maka-upload og mga videos. Kay wala mong ko nag full time aning YouTube, but soon ako na i-career mga idol. Sa pagkaroon na alam ko i-achieve na goal mga idol. So puhon mag-vlog ko consistently og mga videos. So diri na lang ako tapuson mga idol. Once again, this is Charles, more vlog. See you mga idol, dagan kong topics nga ako ang gisugat sa ako ang notebook. So para dili ko mawala sa ako ang mga topics. So see you mga idol on my next vlog. Ride safe sa ato ang mga idol. And more rides to come. Amping mga idol. Bye bye. Record ko. Nakay pa shout out diha. Shout out sa mga Southside Boys ron. Southside Boys. Unsa na siya nga grupo na siya? Oh, sa Factory Defect sa Dabag IP. Ah, okay. Factory Defect ug Southside gana na. Ah. Na sa tud abot sila guna. Ah. Sige. Charles ra? Oh. Kanala isa. YouTube, lamat basa. Lamat. Gigi. Dengar Bang Douglas Makato. Lamat. Dari subscriber, doa kamu. Malik sticker, shout out. Shout out guys sa Southside Boys daw. That's why I love vlogging. Let's go.